You know, what's up guys? Welcome back to my channel, Alamay Online po. Nagbabalik. Guys, kumusta yung view natin? Oh? Dito talaga ako po, pwesto para yung view. Nakita nyo, ang ganda kasi ng kubo na yan. Eh. Masarap. Pagmasdan. Nakaka-relax po. Ayun guys, ang magiging content natin ngayon guys. Naghahanap po kasi ako ng USPI, US Philippine coin na 1 peso. Ayan. At kung meron kayo, i-comment po ninyo. Makikita nyo dyan mamaya kung ano itsura ng 1 peso na yun, USPI na yan. Kung meron po kayo, i-comment nyo. At kung kailangan. At pag nagustuhan ko po, pag-usapan natin, bibiliin ko po yan sa inyo. Ayan. Tapos ngayon guys, papasko na naman ano. Pasko, bagong taon, tapos andyan na naman, mauuso na naman yung mga ano eh, paputok no? Kaya ingat kayo, alam ko pinagbabawal na yata yan, pero ngayon guys, meron kasi akong paputok dito, gusto kong testingin, total wala naman tao dito no? Meron akong paputok dito, andito dito, ayan siya guys, malaking paputok to, hindi nyo alam makikita kasi invisible ano, pero titestingin natin ito ngayon kung malakas, wala naman tao dito eh. Ayan, ang tawag po sa paputok na ito ay Goodbye Bading. Ayan, kalis po ang mga Goodbye Philippines dito. Ito, Goodbye Bading, sigurado ito, malakas ito. So, sinayan natin. Ano yung lighter ko? Kita niyo ba? Ayan. Ito, may sindi na. Lakas! Kung inaasahan nyo na, nabihingi yata ako doon guys. Ano ba sasabi nyo? Parang bomba, nawasak yata yung kubo. Tara, punta tayo sa content. Okay guys, ito po. Ito na po yung ating 1 peso na hinahanap po, no? USA Philippine coin. Ayan. So alam niyo po guys, alam ko po napakadalang na itong mga variant ito kasi medyo may katandaan na ito. Ayan siya. Ayan po ang kanyang itsura, no? Para makita nyo lang. Ayan po ang kanyang itsura. Ayan guys, sa mga bago lang yan dito sa ating channel ako guys, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell guys para palagi ka pong updated. Wala pa kasi akong gantong coin. Kaya ito, ang pinakikita ko sa inyo ay mga picture lang na aking kinuha. Ano? Ayan po ang itsura ng US PI. Ayan o, kuhan pa siya. Ang alam ko sa coin na ito, ang composition po nito ay silver to. So ito ang madaling maibenta kung meron po kayong hawak na ganito mga silver coin. Especially kung ang hawak nyo ay maganda pa ang kondisyon. Ayan, sigurado nga maibibenta nyo po yan. Kaya kung kayo po ay meron ito, i-comment nyo po at gusto ko pong magkaroon itong coin na ito. Pag-usapan natin yan guys kasi depende naman po kasi yan sa kondisyon ng bariyay. Basta yung medyo okay pa, hindi naman ako maghahanap ng sobrang ganda kasi naman guys eh, alam ko naman na mahirap na pong maghanap ng coins na ganito. So ayun guys, at titingnan natin sa nimista no, kung ano po yung mga years nitong US Philippine coin na 1 peso ang aking gustong makuha. So samahan nyo ako ulit doon sa ating website. Tara, ito guys, nimista, ayan siya oh. 1 peso US administration. Combine niyan yung administration eh, kaya nga USA Philippines eh, no. So napakaganda ng ano nito. Ang example dito ay 1908. Ayan. Ang kanyang reverse ng United States of America, tapos may agila siya. Tapos sa obverse niya yung 1 peso, may babae nakatayo. Hindi ko lang masabi kung Pilipina 'yan, no, Amerikana. Kasi may dalawang klase yan eh, yung isang malaking ilong tsaka yung maliitang ilong. Nakaka-content ko na yan eh. So ayun guys, ano, ang years nito 1907 to 1912. Ilang years lang. Yan, napakadalang ng mga 1 peso na ito. Ayan, currency peso. Composition, tama tayo doon. Silver.
0.800, ano ba yung ibig sabihin nun, 0.800, 20 gram yan, ayan. Gusto nyo makuha ang full specification ng coin ito, punta lang kayo dito sa Navista. Ayan, reverse niya, a lady standing wearing a flowing dress, right? Ayan, di ko na ako kompletuhin yan. Nandito lang naman yan, di naman niya mawawala yung kanya mga info, no? Yung mga features ng coin na ito. Ayan, tapos may nakasulat, I wish to get it, I don't wish to get it. Ayan, dapat inalis na lang yung I don't wish to get it. Eh, no? So ayan, 1907, 2% proof only. Ito ang palagi ito yung pinakamahal na coin dito sa Pilipinas, yung 1907 na proof coin. Dalawa lang ang ginawa na proof coin, so malamang nasa auction yan. Ano? Tapos yung 1907 na may S, 10 million ang kanyang vintage. Napakakuhon pala nung ano na yun, 1907, itong 1908 meron din na proof only 500, so maaaring meron, sana isa sa inyo meron yan, 1.1% lang, napakababa, wala nga value dito sa Lumista, you know? So kung meron kayo niyan guys, 1908 na proof, tapos 1908 din na napakarami ito, 45%, pero medyo mataas na ang value dito, nasa 700 pesos 1908S. Ayan, pero kung sa tingin natin wala talaga tayong makukuha na maganda, no? Siguro kahit alin na lang dito, 1907, 1908, 1909, 31% ito yung S. Ayan, maganda ang value nitong 1909 na guys, ano, yung S, ano, 31% to, sa very good condition, 1,445 na eh. Tapos sa pinakamaganda condition yung extra fine, medyo magulo lang, ano, pero sa tingin ko ang value is ano ba yan, 2,000, parang ganun. Oo, kasi sa very good nyo 1,445 na eh. Sa extra fine, ayun eh, ang basa ko 2,000, ano, kung di ako nagkakamali, ano. Comment nyo nga guys kung ano sa tingin nyo yung extra fine na yun. Nagkapatong-patong na kasi yung number, ano. Tapos yung 1910 na S, mababa itong 1910 na ito. Ang vintage, 10% lang din. At maganda na rin ang value. Ayan. Sa extra fine, parang ang value is magulo kasi yung pagkaka, ano, pero yung sa very fine condition, 1,300 na din ang kanyang value dito. Ayan. Ayan. Parang nasa 1,000 na rin ang value pala nito pag medyo maganda ang condition. Tapos yung 1911 na S, yung rare, 3%. At wala din na dito. No? Sana meron dito kayo guys. Sana meron kayo nito. Yan. Yan. Yung 1911 na yan. Tapos yung 1912, mababa din. Rare din. Ayan mga years guys. So, ayan guys, ang target 1911 tsaka 1912. Ayan guys. Kasi talagang napakabababa. Pero sa tingin ko, kahit isa dyan, meron dyan sa inyo. So, i-comment nyo agad dyan guys at ating pag-uusapan. Gusto ko po magkaroon itong US Philippine Square nito, 1 piso nito. Ayan, basta medyo magandang kondisyon. Huwag naman po yung sobrang hindi na natin halos makilala yung kanyang itsura. Yung medyo very good at extra fine condition. Ayan, pag-usapan po natin yan. So, ayan po guys ha. Kahit yung... kung ano man ang inyong hawak, di ba? Survey din lang din natin kung alin dyan from 1907 to 1912 ang inyong hawak. I-comment nyo. So, ayan guys. Sa mga bago lang dyan sa ating channel, mag-subscribe po kayo at i-on ang bell para palagi kang updated. So, that's all for today. Maraming salamat po sa inyo, guys. Until next time po. God bless you all. I'm out.